Kahapon nga mga idol, sa interview na ito ni Draymond Green, ni Gary Payton at ni Coach Steve Kerr, nabanggit niya nila kung paanong nag-improve na itong si Stephen Curry sa kanyang depensa at kung paanong hindi na nga siya pwede targetin ng mga NBA teams dahil kaya niya na ngang bumantay mga idol sa mga NBA guards. Ngayon ay may patunay na nga dyan na videohan nga si Stephen Curry mga idol kahapon sa Game 2 matchup nila sa Celtics na naglalaro ng magandang depensa. Panoorin natin to mga idol. At alam nyo rin ba mga idol, itong si Stephen Curry, ang kanyang defensive rating ngayong 2022 playoffs ay very solid nga para sa katulad niyang isang gwardya. Dahil out of the 217 na NBA player na naglaro ngayong NBA playoffs, ay ito ang si Stephen Curry mga idol ay pang 113. Kalagitnaan nga itong si Stephen Curry mga idol na mayroong 110 defensive rating. Above average nga mga idol itong si Stephen Curry pagdating sa kanyang depensa. Malayong malayo sa pagtingin kay Stephen Curry na hindi nga magaling pagdating sa kanyang defense. Pero anyways mga idol, ano bang opinion nyo? Ano bang masasabi nyo dito sa patunay na ito? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At pag-usapan nga natin ang balita patungkol sa port ng Trail Blazers dahil ngayong off-season ayon nga kay Kevin O'Connor, itong si Bradley Beal at si Zach LaVine ang kanilang potential na targetin para nga tulungan itong team ng Blazers. Tulungan na rin ang kanilang superstar na ayon nilang i-trade na si Damian Lillard. So far mga idol, ngayon ay parang mahihirapan ang team ng Blazers sa pag-trade kung hindi nila ibibigay ang kanilang bright young point guard na si Anfernee Simons. Wala silang masyadong magandang trade asset mga idol na mapapa-oo itong Bulls pati na rin ng Wizards bukod dito kay Simons. Kaya nga mga idol, sigurado yan kung kukunin nga ng Blazers mga idol ang isa sa mga all-star player na ito, siguradong i-give up nga nila itong si Anfernee Simons. At para nga sa ating next balita mga idol, pag-usapan natin itong team ng Utah Jazz. Ayaw talaga nilang i-trade mga idol itong si Donovan Mitchell. Ayon niya sa latest report sa kanila, nire-reject nga daw nila ang lahat ng tawag about sa pag-acquire dito kay Mitchell. Lahat ng trade offers mga idol para nga kay Donovan Mitchell ay tinatanggihan ng team ng Utah. At mukhang ang nagre-remain na focus sila mga idol sa pag-re-rebuild sa kanya after nga ng balitang kahapon na parang unsettled at hindi na siya sigurado sa kanyang future sa Utah Jazz. Ang team ng Utah ay committed pa rin kay Donovan Mitchell. At para na sa ating panghuling balita mga idol, isa na namang trade rumor. Ayon nga sa isang Athletic reporter, si DeAndre Ayton daw ay baka nalaro na ang kanyang last game bilang isang Phoenix Suns player. It's more likely nga daw mga idol, ibig sabihin mas mataas nga daw ang tsansa na itong si DeAndre Ayton ay maglaro na sa ibang NBA team next season. Matapos nga yan na siguro hindi sila magkasundo ng team ng Phoenix Suns sa kanyang next contract. Di ba't gusto nga ni Ayton ang isang super max mga idol, pero sa tingin ng Phoenix ay hindi nga siya deserving doon matapos ng kanyang hindi magandang paglalaro na itong nakaraang playoffs. Kaya naman mga idol, sabi na itong isang The Athletic reporter, baka itong si Ayton makita na natin sa ibang NBA team next season. At yan nga lamang din muna mga idol para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!